for today's vlog, cooking vlog. So gagawa tayo ng ating moist and fluffy banana cupcakes. Subok lang to, tingnan natin kung makakahanap tayo ng mga viewers dito sa ating cooking vlog. So nag-prepare na ako dito ng ating 24 cups na meron ng walnut and almonds. Then we have 3 large banana. So sa atin natawag lakatan. Then meron akong condensed milk, 2 jumbo egg. So meron tong 2 yolk sa loob. So pag wala kayong ganito, pwede namang 3 regular size na egg. And then we have our flour, our baking soda, our baking powder, vanilla essence. And I think that's it. So let's start baking. Okay, so let's start. So hindi wala akong listahan, dito pa rin ako sa aking cooking channel na check ng procedure sa kanang ingredients ko. So una natin ay yung ating mga dry ingredients. So for our dry ingredients, meron muna tayo dito. One and a half cup ng ating flour. Then next natin ang ating brown sugar. Baking powder, 1/2 teaspoon. Ang ating baking soda, 1 teaspoon. Di ba, ang laki ko dito sa pwesto na to. So, by the way, itong ginagamit ko na to ay 1/2 teaspoon. So, kaya twice ko siyang nilagyan. Next natin ang ating iodized salt. So, 1/2 teaspoon din ang ating iodized salt. So, a pinch of ating cinnamon powder. Nakakaba din pala. Okay, that's it for our dry ingredients. Next na gagawin natin ay the sifting of mga dry ingredients para mawala yung buo-buo. So yung difference nito, wala na siyang white sugar kasi gagamit tayo ng condensed milk. Pag ganitong may buo-buo, gamit lang tayo ng ating spatula or ating scraper, rubber scraper para madurog natin sa naong lahat. Ayan, perfect na. Since this is a one-man show, so ito na yung ating tatlong saging. So hihiwain lang natin siya tapos imamash. So, sabi nila mas maganda kung overripe na yung bananas. Pero kung tayo nagmamadali, so pwede na yan. Basta durugin lang natin. Pero yung iba, gusto nila yung may nakakagat. So pwede naman yung medyo may buo-buo pa. So, iset aside muna natin yung ating mga dry ingredients. At ngayon, dito naman tayo sa ating saging. So para mas madali siyang imash, slice lang natin siya ng malinipis. Isa na tayo. So ipagpatuloy lang natin hanggang matapos na natin yung tatlong saging. On our last piece of banana. So, ito na yung ating mga saging. So, pwede natin siyang
durug-durugin. So, yung napili kong hand blender set, meron siyang kasamang ganito. So, kung wala kayong pang-mash, pwedeng tinidor or yung sa pang-mash ng mashed potatoes. So, ito lang. Gamitin lang natin ito. So, pagpatuloy lang natin hanggang sa totally ma-mash natin lahat ng sabi. Na siya. Ngayon naman, isusunod na natin yung ating egg. Now, para safe tayo sa ating egg, huwag natin siya directly ilalagay dito. Kasi there are chances na yung ating itlog ay bugok. So, slowly lang. Then, ang pagkakaiba nitong aking ginagawa ngayon, i-separate muna natin yung ating egg white. So, yung egg white, gagawin natin siya parang icing para maging fluffy yung ating banana cupcakes. So, ayan o, double yolk siya. So, isa pa. So, ito. Di ba nakakataranta rin itong pinagagawa ko. So, itong cooking vlog na to ay para lang sa mga estudyante ko, mga kaibigan ko. So, malaman nila kung ano pinagagawa ko dito sa Saudi Arabia. So, ayun. Meron tayong naligaw na egg yolk. So, kutsarahin na lang natin para hindi niya masira yung ating gagawing icing. Ngayon, ibibit muna natin itong ating egg white. Pansin nyo lang na para siyang merengue. Ayan, okay na to. Hindi na siya nag-i-slide. Next naman, dito sa ating wet ingredients, ilagay na natin ang ating condensed milk. So, bakit condensed milk? Ay, hindi ko naman ito nakita sa ibang mga cooking experiment ko lang yan. So, pwedeng dahil meron ako ditong 1/2 cup, I think 1/4 cup lang ng condensed milk ang inilalagay ko. Parang katugma lang siya nung cooking cream, full cream. Lalayon natin ng masyadong matamis ang ating gagawing banana cupcakes. So, I think that's enough. So, 1/4 cup lang ng ating condensed milk. So, next natin ay ang ating 1 teaspoon vanilla essence. There it is. Then, ang ating melted butter. So, pwedeng softened butter, pero nakalimutan ko kasing ilabas yung butter. So, melted. Pero, huwag natin siyang ilalagay ng directly from the microwave. Kasi, kung mainit siya, pwedeng maluto niya yung ibang part ng ating butter, ng ating mixture. Sa totoo lang, hindi naman nakakapagod magluto or mag-bake. Ang nakakapagod yung mag-prepare ng ingredients at after nung baking or nung cooking, maghugas ng mga pinaggamitan. So, since this is a one-man show, lahat na yan, ako yung gumagawa. So, tara na, gawin na natin yung wet ingredients at baka abutan na tayo ng oras. Ito na, nandito na silang lahat. So, wet ingredients, nandito. Ating dry ingredients. So, lagyan na natin silang lahat sabay-sabay. So, remember, sinala muna natin or sifting para mawala yung mga buo-buo. So, ito, hindi mo na ito gagamitan ng hand mixer.
kailangan mahalo muna natin kasi magkakalat lang tong ating powder. So, kailangan babasa muna silang lahat. And to think na masyadong parang mas maliit tong bowl na ginagamit ko, so pwede naman natin ilipat dun sa ating bigger bowl. So, okay na lahat. So, pwede tayo mag-stop and then ilalagay na natin ang ating egg icing. Egg white icing. This time, hindi na tayo gagamit ng ating hand mixer. Kasi para saan pa na binit natin yung ating egg white kung gagamitan lang din natin siya ng hand mixer. So, yun ay natutunan ko nung ginawa ko yung aking epic fail na souffle pancake. Tama ba ako? Yung Japanese souffle pancake. So, i-mix lang natin siya slowly. So, habang ginagawa natin to ay sinaksak ko na yung aking oven at i-preheat na natin siya ng mga 5 to 10 minutes sa 190 degrees Celsius. So, ito lang talaga for baking. Kailangan exact. Pero kapag nakasanayan mo na, hindi na kailangan ng maraming sukat-sukat. So, katulad ng ginawa ko, hindi ko na siya pinrepare per cup kasi ako rin naman yung maghuhugas. So, ayan. So, okay lang na medyo may mga buo-buo. So, ilipat na natin to sa ating pichel. Pwede naman din sa piping tube. Pero nakakatama din gumawa ng piping tube. So, dito muna tayo sa ating pichel. Ito na, nailipat ko na. Okay. So, ngayon, lagyan na natin yung ating mga cups. So, gagawin natin, alalayan lang natin siya ng spatula sa pagsasali natin. So, pagpatuloy lang natin hanggang malagay na natin lahat ng ating cups. We're done with the first tray na merong walnut. Next naman natin ay yung lalagyan natin ng yan, almonds or almonds. Okay? Yan na nga, kinapos pa tayo ng isang cup. So, nakagawa lang tayo ng 23 cups. So, next natin, lalagyan na natin ng peanut butter chips itong walnut and then chocolate chips yung ating already na ang ating banana cupcake. So, ito meron siyang chocolate chips, ito meron siyang peanut butter chips. So, isa lang na natin yan para maluto na for 20 minutes. For 20 minutes. Tapos na tayo mag-bake. So, ito yung ating banana cupcakes with walnut and peanut butter chips. At ng ating banana cupcakes with almonds and chocolate chips. So, yan na. So, hello. So, yan. Tapos na tayo sa pag-bake ng ating banana cupcakes. So, yung isa with walnut and peanut butter chips. And yung isa with almonds and chocolate chips. So, tingnan natin kung talagang moist and fluffy. So, kuha tayo na isa. So, huwag na natin bawasan yung nandun sa tray. So, usually, gusto ko yung pag tinanggal siya, wala masyadong naiwan dun sa ating parang pinaka-wrapper. So, yan. So, ayan, yung kanyang loob. Oh, nalaglag yung chocolate chip. So, let's try. So, sinasabi natin boys kasi yung loob niya, hindi naman siya dry. So, ano to? Mukbang na rin natin to. Nakain ko yung walnut.
bagay na bagay ito sa kape. Ubusin natin. Hindi man tayo maarte. Parang ito yung mga dulog ng goma. Yun na. So, thank you for watching and don't forget to click the notification bell. Click like and subscribe. And please support my channel. So, till our next cooking vlog. So, here in Sir Mel's Cocina sa Jeddah.